kung first time nyo sa channel na ito, maaari nyo pong isubscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na upload ko. Sa kabila ng paghahabol ng mga guro at ibang mga staff para ma-print ang mga modules na kinakailangan para sa pasukan sana sa Agosto 24, kamakailan lang inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Department of Education na ilipat sa Oktubre 5 ang balik-eskwela sa school year 2020-2021 para sa public at private school. Ayon kay Department of Education Secretary Leonor Briones, ang paglipat sa opening ng klase ay para sa konsiderasyon din sa mga lugar na naka-MECQ pa at paghandaan ang ibang mga bagay na kinakailangan pa para sa balik-eskwela sa buong bansa. At ang desisyong ito ay alinsunod din sa Republic Act Number 11480 or an act amending Section 3 of Republic Act Number 7797, otherwise known as an act to lengthen the school calendar from 200 days to not more than 220 class days. Ayon sa kalihim na kahit na ilipat sa Oktubre ang pasukan, ay gagamitin pa rin ang blended learning bilang isang modality. Matatandaan ang learning continuity plan ang sagot sa kagawaran ng edukasyon sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga bata sa panahon ng pandemya at hindi pinipilit ng Department of Education ang face-to-face learning dito at maaaring ipatupad ang distance learning sa pamamagitan ng internet, television at radyo kung saan malaki ang gagampanan ng mga magulang para sa new normal education na ito. Kahit na ilipat sa Oktubre 5 ang pasukan sa school year 2020-2021, ay marami pa rin ang nagsasabi na mas mabuting sa susunod na taon na lang magbukas ng klase. Ano ang masasabi mo tungkol dito?